kayo ko hanggang ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Pasensya na guys kasi sobrang busy. And today is... ano bang araw ngayon? Naku, nakalimutan ko yung araw. Today is Tuesday. Tuesday, June 7, 2021. So, yan. So, and it's winter na dito, guys. So, nilalamig talaga tayo, baga. So, kanilang umaga, late na rin kami bumangon kasi talagang ang lamig, as in. And day off naman, kaya talagang natulog ng bongga. At talagang nagpa-in-in pa ng bongga sa higaan. Ayan, nakakatamad bumangon. And nung bumangon ako, nag-get ready na ako kasi nag-breakfast na naman kami sa labas. Sabi kagabi ng aking asawa ay sabi niya, huwag ka na mag-abala magluto tomorrow morning. And bukas, since malamig, nakakatamad bumangon, kain na lang ulit tayo sa labas. So yun, nag-breakfast kami sa labas at nagkape na rin sa aming tambayan. Ayun ang aming ginawa, guys. At pumunta kami sa grocery. Bumili kami ng konting kailangan namin dito sa bahay kasi nung Sunday, day off ko din, nag-grocery din kami ng marami. So marami pa naman. So ngayon, nag-grocery lang kami ng konti. At mamayang gabi, magluluto kami ng pasta lang mamayang gabi kasi yung anak ni Barry, si Donna, nagluto siya ng spaghetti sauce doon sa kanila. Tapos sabi niya, doon na daw kami kumain ng dinner. Magdala na lang kami ng pasta at kami na magluto ng pasta. So yun, bumili kami ng pasta. Bumili kami ng isang gluten-free kasi si Barry hindi talaga pwede kumain ng hindi gluten-free. So yan, gluten-free para sa aming dalawa. At ito para sa kanila. So nakaluto na siya ng sauce. Kaya hindi na kami mag-aabala magluto. At bumili din kami ng cheese. Yan, shredded cheese. Para gamitin namin mamaya. At syempre, nakakita ako ng cup noodles, guys. Ngayon, sabi ko, bili pala ako nito. Namiss ko to. Sabi naman ni Barry, ay, ikaw lang kumain yan. Ayoko niyan. Bakit ka kumakain ng mga ganyan na food? Mga instant. Sabi niya, hindi maganda yan. sabi ko, eto na naman. Hindi na naman maganda. Sabi ko, minsan lang naman. Okay, take it. Sabi niya gano'n. So, yan. Bumili ako nitong chicken at saka beef. O, diba, pagka nagmamadali tayo, paminsan-minsan lang naman kasi hindi naman talaga maganda nga kung lagi. So, paminsan-minsan lang, na-miss ko din naman kasi yung kumain din tayo ng mga ganito. Hindi naman lahat ng dapat natin kainin, lahat ng good. So, minsan kakain ka rin ng bad. Bad food. Anyway, masarap yan eh. So, minsan-minsan lang naman. And napakalamig talaga guys ng panahon, umuulan sa labas. Kanina, natuwa kami kasi sumikat yung araw ng bongga. Sabi ko, wow, nagpakita ang araw. Pero kanina at kagabi, magdamag umuulan. Kaninang umaga din, umuulan, kinakatamad bumangon. Tapos, nung nagre-ready na ako, biglang sumikat yung araw. Ang ganda, bongga, liwanag ng langit. Pero ngayong nagpunta kami sa labas, kumain kami sa coffee shop. Paglabas namin, umuulan na naman. Bumalik na naman. Dumilim na naman. Tapos, ang lamig. Lamig, lamig, lamig. So, buti na lang may hoodie yung aking, ayan, yung jacket ko. So, ito yung, hindi ko dala yung payong ko kasi akala ko tuloy-tuloy yung init. Tapos, yun, naglakad kami dahil may binili kami dun sa kabilang street. So, tumawid kami. Dahil lang kailangan namin bilhin yung chips para sa pusa. Yung pusa kasi ni na Donna, kasi nag-aalala sila baka bumili, so hindi siya makabili ng chips. Kami ang pinabili. At ikakabit namin dun sa tenga ng pusa mamaya pagdating namin dun. Kasi yung chips na yon kahit mawala yung pusa na yan, matitrace mo kung saan nandoon, kung sino yung nag-poop-poop na gano'n. Kaya gagawin namin mamaya yung pusa nila. Buti na lang, wala kaming pusa, wala kaming aso. So doon, nakikilaro lang kami pag pumunta kami doon. So mamayang gabi, doon kami magdi-dinner. Yan, spaghetti and dinner namin. And tomorrow, back to work ako. And next day, ulit ako sa Thursday. So, ganyan. Medyo, ngayon, pag winter kasi, hindi masyadong busy. Kaya, yan. Maraming off tayo at baka makapag-live ako, guys. And, I think, next week,
Yeah, next week mahaba din yung aking bakasyon. So makapag-live tayo ng bongga at makapag makapag ano ulit ako, makapag tawag dito, makapag-vlog ng bongga-bongga. So wala na akong masyado na share sa inyo lagi kasi masyadong busy. And eto yan guys, yung aking flowers, ayan, di ba nandito yun sa kitchen? Ayan, buka-buka na siya lahat. Ayan, bukad na lahat. At yung iba nga, naglagas na eh. Ayan, so ang tagal ng buhay niya. Ang ganda ng bulaklak na yan. So every time na papasok ako dito sa loob ng bahay, instead na pupunta ako dun sa may ano namin, lounge, diretso ako dito sa kitchen. Kasi pagdating ko, hanap ko pagkain. So yan, kaya dito ko nilagay, nilipat ko dito. Kasi nandun yan sa may ano namin, salas, malapit sa office. Kaya lang, nilipat ko dito kasi gusto ko nga nakikita ko lagi. So, ang ganda. So, naalala ko lagi si Barbara at si Ron. Napaka-sweet naman yung dalawang mag-asawa na yan. So, binigyan nila ako ng flowers. Dati, may isang friend din na mag-asawa, si Barry, na binigyan ako ng flowers. Ganito din. If you remember my vlog last year, na kulay, ano siya, parang dark pink. O parang red, mga ganon. So, binigay din nila sa akin yung may tanim talaga sila sa kanila, sa bahay nila. Pero ito, binili ni Barbara yan. At dinala niya sa akin, binigay niya sa akin kasi nga. Yun, pag nakikita-kita ganon, so namimiss nila ako, namimiss ko din sila, namimiss namin yung kwentuhan, sobrang daming kwentuhan na that night. And ayan, and so far, sa ating work, okay naman. Masahod naman tayo ng ayos. And masaya ako sa work ko. Masaya ako at marami ako natutunan sa job na yan. Nung una, akala ko, sabi ko, parang hindi para sa akin itong job na to. Nung una, kasi parang susakit ng katawan ko, yung ganon. So, parang susuko ako. Pero, nagtuloy-tuloy ako ngayon, guys. Ang saya na. Ang ganda. Parang ano na lang, mani-mani na lang. Yung ganon. So, masaya na ako. Sobrang masaya. Kasi, syempre, may mga kasama akong Pilipina din doon. And, yun nga. Sinabi ko din sa inyo dati yun. At, yun. Another thing is, shout out again. Yeah. Shout out sa mga kasama kong Pinay diyan sa ano sa akin shop, si Bianca, si Jennifer. So I know nanonood sila ng mga videos ko din. And thank you sa inyong dalawa. Yung dalawang 'yan eh mababait yan, ng very supportive sila sa akin. And syempre sa aming supervisor who is Filipina as well. At sino pa nga ba? Yung mga kasama namin doon ng mga Indians and ibang lahi. So, napakababait naman nila and supportive din. And nagtumutulong sila in case na kailangan mo ng tulong, ganun. Lalo na pagka medyo mahirap yung job mo, yung ginagawa mo, tutulungan ka nila or medyo natatagalan ka, tutulungan ka nila. So, napakabait. So, yun lang guys. At ano pa ba? Si Barry lumabas kasi sinundo niya yung apo niya sa school. Alauna ay medyo pa na. Alauna 15. 1:15 pa lang. Medyo masama daw pakiramdam. So sinundo niya. Nandun. Dadalahin niya dito. At maya sasabay na kami. Kasabay namin pa punta sa kanilang bahay. Nabubulol ako. Parang barok na yung sinasabi ko. So, yun lang. And ano pa nga ba? That's my everyday life. Maaga ako gumigising, 6 o'clock in the morning, and mag-ready na, maghanda ako ng breakfast ko. At alam niyo ba guys, sa train ako kumakain ng breakfast hanggang sa makarating ako sa work. Pag hindi ko naubos yung pagkain ko sa train, pagdating ko dun sa work, since maaga pa, nakatambay ako dun sa may ano na, meron kami yung pinakang kitchen dun, at dun may microwave dun, lahat na lang kailangan, may fridge. Tapos, ayun na, ininik yung pagkain ko doon, kain ako doon, continue ng pagkain. So, ganun ang ginagawa ko. Kasi sa umaga, sobrang maaga, parang tinatamad akong kumain. Yun. And lalo na ngayong malamig ang panahon. Alam nyo ba, pag umaga nga nag-gloves din ako, so minsan din nangingima yung kamay ko sa sobrang lamig. Laging nakalagay dyan sa bulsa ko. Yan, ganyan. So, yan ang ating outfit today. Yan, jacket na yan. Naka mini skirt pa, naka leggings, yan, ano to, yung manipis na leather legging, tapos naka boots, yan, naka boots tayo, kasi everyday ito din yung sinusot kong boots kasi ang lamig talaga,
Yan ang ating outfit and alam nyo ba sa ilalim, bali three layers yung suot ko, yung ba sobrang nilalamig ako. Nakakita ko naman ng ibang tao na naglalakad dito, mga sanay na sila. Ah, naka-shorts lang at naka-t-shirt. Sabi ko, doon ang mga tao, doon hindi sila nilalamig. Yan, nakaganito pa ako, guys. Yan, ito, may isa pa akong, ano siya loob, yung long sleeve. Yan. Long sleeve. Tapos, meron pa akong shirt sa ilalim. Ay, grabe. Pero, tapos pa rin yung pakiramdam ko. Nalamig pa rin ako. Ayan, naka-medyas, nang makapal. Tapos, ganito. Well, sasakyan naman namin, naka-heater naman kami, kaya okay naman. Kaya lang paglabas, ay yung malamig. So, hindi pa rin ako nasanay talaga, guys. Last year, last winter, nandito na rin naman ako. Pero, hanggang ngayon parang naninibago pa rin ako. Ang lamig. Parang, samantalang yung mga tao dito, parang baliwala lang sa kanila. Nagja-jacket din naman talaga sila, naka-scarf. Ganun. Pero parang okay lang sa ako parang ramdam na ramdam ko sobra kasi alam niyo naman, I was born in a tropical country, yan, sa Philippines. Kaya siguro yung katawan ko sanay sa ganon. And syempre, kakaedad na tayo, iba. Iba yung feeling. Hindi basta tayo maka-adapt ng kung ano yung weather sa ating bagong place. Anyway, in time, in many years siguro, masasanay din tayo. Parang baliwala na rin. So ngayon, ang heater namin naka-on kasi talagang hindi ko kaya. Sabi ko, "Hi, heater on please." Yan. So every day pag lalo na pag nandito ako sa bahay, naka-on lagi yung heater kasi nga giniginaw ang lola nyo. So yun lang, guys. Ano pa bang kukwento ko sa inyo? Wala na akong kwento. Basta every day ganun, gigising ng maaga, pasok, pagdating sa work. Pagkatapos ng work, uwi ulit, sakay sa train, yan. So, yun lang. Minsan gusto kong gumala sa city kasi nasa city mismo yung aking work. Kaya lang, tinatamad ako, gusto ko na uwi na ako. Lalo na ngayong winter, napakalamig. Nakakatamad na gumala. So, wala na. Ano pa ba? Yan. Oh, yun. Ah, kagabi pala, guys. Kagabi nag-send sa akin yung anak kong bunso ng graduation video nila. Imagine, second year college na siya ngayon. Kagabi lang niya na-send sa akin yung, ano, yung video niya, graduation nila. Kasi ginawa talaga yung graduation nila ganun. Kasi dahil nga ng pandemic. So, ang ganda rin naman at medyo naiyak tayo. Siyempre, sabi ko, oh God, talagang, ano na, tapos na yung dalawa kong anak. So, isa na lang yung papatapusin ko ng college yun. Nakagraduate siya ng grade 12. And then, ngayon, second year college niya siya. So, konti na lang panahon. Konting kembot na lang, guys. So, ayan. Ito yun. Papakita ko sa inyo. So, narinig ko yung ano, narinig ko yung tugtog ng ano, ng graduation, diba? Tan-tan-tan. So, ang saya. Masaya naman. So, ito na. Ito yung anak kong bunso. Pakita ko sa inyo. Yan siya, si Camille. Oh, yan. Nag-graduate na siya. So, medyo late na nga itong mga, pinadala nilang ito dahil na, syempre, hindi rin agad-agad nagawa. So, everybody naman hindi handa sa nangyaring pandemic. Kaya medyo nagtagal. Hindi naman agad-agad na set up yung mga ganitong bagay. At, pero I'm so happy nagkaroon sila ng ganito. At least, kahit pa paano, diba? Nagkaroon ng graduation. Asa na nga ba yung graduation nilang yan? Parang nawala. Nawala yung sinend ng anak ko dito. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Ayan. Basta yun yung picture. Ay, ito! Teka lang, ha? Teka lang, guys. Pakita ko sa inyo. Asa na ba? Ayan. Let's try. See? Asa na ba yun? Miko, Jan P. Bautista, Beat Onwards. Charlon U. De La Cruz.
Aldrin P. Makatakay. Ay? Matthew Angelo D. Mantubig. Prince with honors. Carly Ann B. Baksa. Yan na to, guys. Francine Dea C. Blanco. Hazel Dane G. Kabagay. Camille F. Kabili. Ayon. Fatima Lourdes. I'm so happy talaga, guys. With honors. Parang ano, na-miss ko na mag-attend ng graduation kasi yung dalawa kong anak na nag-graduate na rin ng college ay nandun ako, present talaga ako doon, ng graduation na yun. Tapos eto, nagkaroon nga ng pandemic, so wala tayo. So ganito na lang yung ano, at least kahit papano, nagawa nila ng paraan na magkaroon ng graduation na ganito. So nakakatuwa din. And ayan, second year na nga, so konti na lang, konting kembot na lang makagraduate na. And I'm so happy talaga napagsikapan ko na mapatapos ko yung mga anak ko kahit anong hirap ng buhay. Talagang hindi ako sumuko, pinilit ko talaga. At pangarap ko talaga yan noon, simula pa nung namatay ang asawa ko. Ayan, rest in peace in heaven. Yan, simula nung namatay ang asawa ko, talagang sinabi ko sa sarili ko na ko, itong responsibilidad na naiwan sa akin, pagsisikapan ko talaga na mapagtapos ko yung mga anak ko kasi sobrang hirap ng buhay. So, ayan, at kahit papaano naman ay, napatapos ko sila. At ayun, may mga magandang trabaho na sila. At itong aking bunso na lang ang, ito na lang talaga, konting-konting gembot na lang. Imagine second year college na siya, di ba? So, konting-konti na lang at matatapos na at ang pangarap ko ay finally natupad na. Then, yun, alam nyo guys, kung may pangarap kayo sa buhay ninyo, keep going, huwag kayong susuko. Ano mang hirap, huwag kayong susuko. Basta tuloy-tuloy-tuloy lang hanggang maabot ninyo yung pangarap ninyo. Ganun lang, guys. And syempre, palagi may kasamang prayer. Lagi tayong magdadasal. Nagabayan tayo hanggang sa maabot natin yung pangarap natin. And kahit anong hirap o madapa ka man, bumangon ka ulit. Ganun. So, yan yung mga nangyari sa buhay ko. Ilang beses ako nadapa. Pero patuloy-patuloy ako dahil nang iniisip ko yung mga anak ko. Yung mga anak ko, ang pangarap ko, kailangan ko silang mapatapos. So, walang susuko, hindi ka dapat sumuko kapag ikaw ay may pangarap. So, yun lang guys. And, yun lang ma-share ko sa inyo. And thank you very much. I hope to see you again next vlog. And I love you all.